morning mga tropang kalapatids. Welcome back to my channel. Ngayong araw ng Tuesday, mag-cleansing tayo at magpa-flushing na rin tayo ng mga alaga nating kalapate. So sa tanghali, magpapaligo tayo. Gagamit tayo ng asin para sa kanilang paliguan. At sa hapon, magpapainom na lang tayo ng tubig. So tara guys. So yan mga tropang kalapatids, nagpalipad na tayo. So nakita nyo kanina yan sa ating intro. Ngayon, hintayin na lang natin silang bumaba para makapagpainom na tayo ng ating pang-cleansing. Tara! Yan mga tropa, nagpapakain na tayo ng ating mga flyers. Mga tropang kalapatids, ito yung papainom natin sa alaga nating kalapate. Ito yung binabad ko na bawang tsaka may halo na yung apple cider at syempre yung tubig para hindi masyadong matapang yung ating papainom sa ating kalapate, kasi pagka puro yung bawang, hindi nila masyadong iinumin. So kailangan mas marami pa rin yung tubig. So tara guys, sali na natin. Sali na natin yung bawang mga tropa. Tansyahin nyo na lang mga tropang kalapatids kung gaano kadami yung ibon nyo. So matatansya nyo na lang yung rami nung ipapainom nyo. So kailangan mas marami yung tubig para mas maraming mainom yung mga alaga nating kalapate. So yan mga tropang kalapatids, papainom na natin to sa mga alaga nating kalapate. So para saan ba yung paggamit natin ng bawang at apple cider? So syempre unang-una dyan, natural antibiotic, pang flushing at cleansing yan. So para saan ba yung bawang? Tropa, ang bawang nakakatulong din yan sa mga alaga nating kalapate. Nakakatulong yung pag-inom nila ng bawang sa kanilang blood circulation tsaka sa kanilang puso. Nakakaganda rin ng balahibo yung pag-inom nila ng bawang. Siyempre, unang pag nakainom sila niyan, lalo na pag malamig yung panahon, napakaganda sa mga alaga nating kalapati ang bawang, kasi nakapagbigay din ng init sa kanila yan. Yung apple cider naman, organic na inumin, nahalo din natin yan kasama nung bawang. Gusto kong gamitin yan sa mga alaga nating kalapati, kasi nakakapag-alinis siya ng katawan ng kalapate. Bali, nagiging antibacterial siya sa loob ng katawan ng ating kalapate. So pag nagagamit niyan mga tropa, mapapansin niyo yung mga alaga niyo makinis, maganda yung mga balahibo. Makikita niyo nagpupulbos na yung mga ibon niyo. So yan mga tropang kalapatids, nakainom na yung mga alaga nating kalapate. So mamaya tanghali, babalikan na lang natin sila ulit, papaliguan natin sila
para ma-presscoan sila, para matanggal natin yung stress nila. Magandang tanghali mga tropang kalapatids. Nandito ulit tayo sa ating loop. Hinuli na natin yung mga papaliguan natin na kalapate. Yan mga tropang kalapatids, meron na tayo ditong tubig. Ito yung gagamitin nating asin. So, depende sa inyo kung gaano karaming asin din yung ilalagay nyo sa tubig. Yan mga tropa, nilagay na natin yung asin dito sa tubig. Haluin na natin to mga tropa. So, kailangan kasi lusawin natin yung asin bago natin ibabad dito yung mga alaga nating kalapate. Nalusaw na natin mga tropa yung asin. So, ready na to paliguan ng mga kalapate natin. Tara, kuha na tayo ng isa. Yan mga tropang kalapatids. Kailangan lang natin ilubog mabuti tong alaga nating kalapate. At kailangan natin basahin yung mga pakpak na ito. Yan mga tropa. So, kailangan nating basahin mabuti yung pakpak niya. Kasi pag gumagamit tayo ng asin, hindi agad mababasa yung kanilang pakpak at balahibo. So, kailangan natin mga kalapatids na pagbutihin natin yung pagbasa ng mga pakpak nila at balahibo para mabasa mabuti yung kanilang mga pakpak. So yan mga kalapatids, binabasa ko rin pala dito yung ilalim ng pitso nila. Hinahawi ko yung balahibo at pati yung sa may putso nila, inaangat ko rin yung balahibo para abutin nung tubig na may asin yung balat nila. At mga tropa, kailangan din natin linisin yung buntot nila. At syempre yung mga paa nila, yung singsing nila, para matanggal natin yung mga dumi. Tsaka kailangan din natin linisin yung ilalim ng kwetan nila, no, para totally na malinis na sila mga kalapatids. Mga kalapatids, maganda nga pala yung dinudulot ng pagpapaligo ng tubig na may asin sa mga alaga nating kalapate. Kasi nakakatulong din to na makapagtanggal ng mga anip sa mga pakpak nila. At napapatibay rin ito yung mga pakpak. Hindi sila madaling mapuputol. At yung mga balahibo nila, mas mga titibay at gaganda. So, kaya ito ang ginagamit natin na pampaligo, tubig na may asin. Nakakatulong din to para ma-improve yung pagmo-molting nila o yung pangungulag nila. So, pag nangulag sila, mas maganda pa yung mailalabas na balahibo nila. Ginagawa natin to mga kalapatids, yung pagpapaligo. Dalawang beses sa isang linggo. So, syempre, pagka may training tayo, so, kailangan paliguan natin sila ng dalawang beses. Kasi, bali, isang linggo silang nagte-training. So, kailangan maisingit natin yung pagpapaligo sa mga alaga nating kalapate. Lalo na pagka summer race. So, sobrang init niyan. Madali silang ma-stress pagka sobrang init. So, kailangan paliguan natin sila ng dalawang beses sa isang linggo para matulungan naman natin sila na hindi sila ma-stress agad-agad. Kasi marami pa silang training na pagdadaanan. So, napaka-importante na itong pagpapaligo ng mga alaga nating kalapate, mga kalapatids. Mga kalapatids,
pag na-apply nyo na to palagi sa mga alaga nating kalapate, so mapapansin natin na gumaganda yung balahibo nila at pupulbos at kumikinis yung mga balahibo. Mapapansin nyo rin mga kalapatids na sa balat ng alaga nating kalapate na kikinis yung balat nila at mawawala yung parang langib-langib, kumbaga yung parang balakubak. So magiging makinis na yun pagka palagi natin pinapaliguan ng alaga nating kalapate ng tubig na may asin. Mga tropang kalapatids, so yan, matatapos na tayo dito sa pinapaliguan nating mga alaga nating kalapate at babalik na lang tayo mamayang hapon para magpakain at magpainom ng tubig. Tubig lang pinapainom natin dahil nasa programa pa tayo ng pagpa-flushing at cleansing ng mga alaga nating ibon. Magandang hapon sa inyo mga tropang kalapatids. So ngayong hapon, no, magpapakain na tayo ng ating mga flyers. Dahil nagki-cleansing tayo at flushing, magtutubig lang tayo ngayong hapon. Painumin na natin sila ng tubig mga kalapatids. So yan, umiinom na sila ng tubig mga kalapatids. Natapos yung araw ng Tuesday natin na nakapag-cleansing tayo at flushing. At nakapagpaligo na rin tayo ng mga kalapate natin gamit ang tubig na nilagyan natin ng asin. So hanggang dito na lang muna mga tropang kalapatids.